Good morning, my dear brothers and sisters, and welcome once more to the Manila Cathedral, and good morning also to those who are following us online. My dear sisters and brothers, especially among the young ones here, what is your ambition in life? What do you, or how do you envision your future to be? Ano ang pangarap niyo sa buhay? Anong gusto niyong marating? Merong mga taong parang walang ambisyon sa buhay. Parang walang pangarap. They are content with what they have. They are content with their daily grind. No? Parang okay na ako dito, Father. Ano ang ambisyon niyo sa buhay? You know, our gospel, especially the first part, is about two people with ambition in life. John and James. They came to see to Jesus, and their ambition is one day they would be seated at the side of Jesus, one at the left and one at the right. Yun ang kanilang pangarap. Ang isa sa kaliwa at isa sa kanan. Now, take note, the Lord did not scold them. The Lord did not scold them for bringing up this ambition. Hindi sila pinagalitan ng Panginoon. Hindi sila sinabi ng Panginoon, mga ambisyoso kayo, no? Hindi. Kaya lang, may ipinaalaala ang Panginoon sa kanila. Can you drink the cup that I drink? Or be baptized with the baptism with which I will be baptized? In other words, the Lord is telling John and James and us, do you have the guts? Do you have the courage? Do you have the readiness to suffer for your ambition? Handa ka bang maghirap? Kasi yun ang problema sa marami sa atin. Ang ganda ng ating pangarap, pero ayaw nating mahirapan. Gusto natin swerte. Inilalagay natin ang lahat sa swerte. Sana swertehin ako. Eh, hindi ho ganun eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang tagumpay natin ay nakasalalay sa swerte. May ilang sinuswerte, tumaya sa loto, sinuwerte. Nagsugal, sinuwerte. Pero hindi lahat ng nagsusugal, sinuswerte. Hindi lahat ng tumataya sa loto, sinuswerte. Alam nyo yan, may mga inaalaga ang kayong numero. Pero ilang beses kayong tumama. And that is the problem with many people. They leave everything to luck. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi. Ang pangarap nakakamtan sa pamamagitan ng paghihirap. Magandang may pangarap, pero ang tanong ng Panginoon ay, handa ba kayong magpawis? Handa ba kayong maghirap? Handa ba kayong magdusa para marating ninyo ang inyong pangarap? Yung iba, ang gusto lamang sarap. Ayaw ng hirap. Tignan ninyo, sa mga mag-asawa na naririto, sa mga nagpakasal, gusto ng sarap. Nagpakasal, nag-asawa. Pero ang pagpapakasal ay hindi natatapos sa araw ng kasal. Ang araw ng kasal ay pagsisimula lang. You have to invest yourselves, your time, your everything in order for that marriage to succeed.
Marriage is something that you work on. Marriage is something you invest in. Paghihirapan mo yan. May mga bagay kang gagawin kahit na mabigat sa loob mo dahil mahal mo ang kasal mo. And so, my dear brothers and sisters, the first reminder of us, of the gospel to us is this. You have your ambition, you have your dream, personal or even for the country. But you have to invest in it. Are you willing and ready to pay the price? Are you willing and ready to make sacrifices for your ambition? Ang pangarap hindi natutupad ng pagtingin lang sa langit. Ang pangarap ay natutupad sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ano ang pangarap niyo sa buhay? At ano ang handa ninyong gawin para matupad ito? Sabi nga na isang patalastas no? Bakit ka bumabangon sa umaga? O something like that. And then, anong pangarap ninyo para sa bayan? Para sa Pilipinas? Sa susunod na taon, eleksyon na naman sa local government at sa senatorial, national, and local. Anong pangarap natin para sa Pilipinas? Kontento na ba tayo ngayon sa ganitong sitwasyon? Ang pangalawa, kailangan hindi lamang yung handa kang maghirap para sa pangarap. Ang pangalawa ito, ang talikuran mo, ang panandaliang sarap para sa katuparan ng iyong mas mahabang pangarap. You know, some people are content with temporary happiness, forgetting the long-term success. Kaya tingnan nyo, pag araw ng eleksyon, may mga tao ibebenta ang kanilang boto sa halabang magkano na ba ang bilihan ngayon? 10,000? 500? 3,000? Some people will get their 3,000, which is temporary relief, in exchange for 3 years of suffering. Eh, yun ang kumisa na mali eh. Panandali ang aliw, kapalit ang panghabang buhay na paghihirap. Kaya mag-ingat po tayo. Kasi yung panandali ang aliw ay hindi magdadala sa atin ng pangmatagalang tagumpay. Sometimes we want everything to be easy. We want everything to be instant. I want everything now. No. Many times, successes will not happen that way. Kaya mga minamahal kong kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang pangarap ko sa buhay? Ano ang aking pansariling pangarap? Ano ang pangarap ko para sa bansa? At ano ang handa akong gawin, isakripisyo, para makamit ko ang gantimpala ng katuparan ng pangarap? Let us pray for one another that every time that we make choices, we always make the right one. Amen.